Nagsisimula ka pa lang iyak, pero nakikita ko na lakas mo. Kung makikita ka sana ngayon ni Lyle, sigurado maiiyak siya sa tuwa. Simula na ito, Lia. Tulad ng matagal mo nang gusto, mababago mo na ang buhay mo. Clarice is sensitive every time I bring up Laika Ortega and her family. Siguro dapat huwag mo naman siyang kausapin tungkol sa mga bagay. At baka magduda lang yun sa pakay mo. Papagpatuloy ko ang pagkuha ng tiwala na lang. Kasing basta kayo akong bahala, alam niyo naman, malinis ako ng trabaho. Madge, pwede ka pong hiram. Madge, nasa panganib din yung buhay ni Mateo. Wala namang sinasabing nasa panganib si Mateo. O anong panganib dyan? Isang malaking sekreto ni Diana mabubuhay. Isang malaking halima. Isang malaking halima mapapatay sa isang nilalang. Mads, una sa lahat, marunong bang gumawa ng upuan si Mateo? Pangalawa, hindi ikaw yung ikakasal. So paano ka magsusuot ng damit pang kasal? Alam mo, wala namang sense yung mga nakasulat sa vlog na yan eh. Kaya ngayon nga hindi ko maintindihan eh. Ano bang gusto mo mangyari? Malaman natin kung sino yung sumusulat niyan? O malaman natin yung pinatutungkulan ng mga nakasulat sa vlog na yan? Alam mo, Mads, nung pinili ni Mateo si Clarice at saktan ka, wala na siyang pakialam sa'yo. Quits na kayo. Dapat wala ka na rin pakialam sa kanya. Kaya na ni Mateo yung sarili niya. At kung hindi man, responsibilidad na ni Clarice si Mateo. Hindi na sa'yo. Ano, Macoy? Kamusta siya? Okay naman, sir. Kasama nga niya yung ibig niya kanina eh. Mukhang masaya naman siya. Sige, mabuka. Sir, matanong ko lang. Ba't niyo ba pinababantayan ko si Lian? Tapos sabi niyo pa sa akin, magdala ako ng sarili kong tao. Para bang may pinaghahandaan kayong isang malaking grupo na mananakit sa kanya? Macoy, meron nga. At hindi ko alam kung anong galaw nila. Kaya dapat, lagi kayong nakabuntot kay Lia. Alam niyo, sir, kung ako yan, ako mismo magsasabi niyo sa babae yung gagawin ko. Labo yung sinasabi mo. Galit sa akin yun. Hindi ko alam kung meron pa akong magagawa na makakapagpabago nun. Basta ang importante ngayon, ligtas siya. Sana lang, katapos ng lahat ng tumapatawad pa niya ako. Nag-iisyo sa kanyang pag-iisip si Matthew. Pinapaganda pag-uulma sa isang upuan. Ayos to, ah! Stiga. Tama si Miriam, eh. Ano pa nga ba yung dapat na maging pake ko dun sa lalaki? Kailangan pa bang magpakamartir? Para saan pa? Ta! Saan ka nakuha yung galing mo sa paggawa ng webless? Sa tatay ko. Negosyo niyo? Hanggang ngayon? Huling kita ko sa tatay ko. 7 taon pa lang ako. Galing ano? Ano bang klase kang fiancé, Mateo? Bakit ba hindi ka nagte-text? Ah! Mahal sa'yo. My instructions are very simple. Just simply call all those clients who sent letters backing out from their contract with us. Hindi niyo pa magawa, Krista?
Where is that revised proposal I asked you to do for King Builders and Zamora Realty? Sir, sinusubukan ko pong tawag si Sir Mateo dahil gusto po siyang kausapin Sir King. Pati rin nga po si Mr. Zamora yung nahanap si Sir Mateo. Remind them na hindi si Mateo ang nagpapatakbo ng Simon Line Holdings. Okay, sir. Go back to work! Yes, Franco. Mateo's on indefinite leave. So, are we on for lunch tomorrow? Okay. What do you want? These are the letters requesting for a meeting sa ating mga kliyente at associates. Also says na it's dutifully and professionally wrong for them kung titiwalag sila dahil lang sa isang tao. Yan ang best solution natin. Kailan to ginawa ni Mateo? Akong gumawa niyan. Komplikado na ang buhay ko sa opisina, sir. Kasi nang didelikado na nga ako mawala ng trabaho dahil wala na nga daw akong boss. Kutara, pasensya ka na. Pati ikaw na damay pa dito, ah. Okay lang po yun. Basta naman, for the sake of truth lang. Ay, yun po nga palang lugar na ligtas na hinahanap ninyo, malayo dito. Si Baldo po pinahanap ko, eh. Ayan na pala, eh. Makes you think it's favorable to scare our clients with a lawsuit. Kailangan natin pakita sa kanila na sila ang may kailangan at hindi tayo. Bakit tayo maghahabol? Eh tayo nga naagrabyado eh. What they did was wrong. Your stupidity shows. Hindi ito away kalye. Kailangan ko ang utak, especially now. We have a major project with Wire Incorporated. Bakit pa pinagdidikdikan niyo sarili niyo sa Wire Incorporated? Di natin sila kailangan para umasenso at lumago. Andiyan ang Anderson & Sons Incorporated, isang bago at multinational US company na pwede nating habulin. You don't know what's needed in my company. Wala ka rin sa position. You're just a PR guy. The 5 years you've spent just playing and not working. Who did I rely on? Now you really know why I trust Mateo at hindi ikaw. He has become more of a son to me than you have. I may be just a PR person, but I am still a Chudoro. At may karapatan akong makialam. Especially now. Wala yung sinasabi mong totoong anak. Papatunayan ko sa'yo na mali ka. At hindi ko kailangan ng tulong mo to prove that I'm a better man than Mateo. Yes, ma'am. Nakakapagod palang pumili ng wedding dress, no? There are just so many beautiful gowns that I super like. Look, just look at this one. Ang ganda, di ba? Imaginin mo na lang na suot ko to. Tapos, katabi si Mateo. Iniisip mo na ba, Lia? Anyway, ayan, nakapili na ako ng mga gowns. Yung mga may post-its, scan mo sa computer ko and then send them to my friends. I want them to vote on the best gown for me. Oh, ito na. Yo, Lia. Please lang. Huwag mo nang i-imagine yung sarili mo sa mga gowns na to. At kinakasal ka kay Mateo. Because that would be just pathetic. Ay, pasensya na naman, Lia! Be careful, baka matanggal yung mga post-its. So stupid. Ma,
Alyssa! Yeah, my secretary will be sending you some gowns. Vote on them, ha? They're really super nice. I'm sure may hihirapan ka. Sigurado ka ba na hindi mapapansin ni Clarice ang listening device na iplinanta mo sa opisina niya? Sigurado ako. Ang isusunod ko dito, si Ma'am Lucille. Kapag nakahanap ako ng tayong pagkakataon, paplantahan ko rin yung opisina niya. Kailangan mo lang mag-ingat, Lia, na hindi ka nila mahuli. Kung meron lang sana ng ibang paraan para malaman natin ang mga galaw ni Lucille, hindi ko ito ipagagawa sa'yo. Pero kailangan na natin maghanap ng ebidensya ng pagtatago nila ng katotohanan tungkol sa mga vampira. Dito inaamin ko, nakakabaho talaga. Pero dito may kapangyarihan na ako. Kailangan ko na talagang kumino sa mag-isa eh. Kailangan ko nang tumulong sa sumuporta sa labit. Kaya ko ito. Alam ko, Lia. Alam ko. Oh. Mm. Pare. Oh. Kana saan to? Ano sa ano? Ginawa mo sila? Nabenta ko. Ha? Bakit? Saan mo nabenta? O yan, i-deliver ba yan? Dalian. Opo, ma'am. Hey. Miss, meron bang dumating na bagong delivery na upuan? Kailan? Siguro, kanina lang. Medyo madaming dumating eh. Sandali, kunin ka ng sando. Ano ho ba yun? Set or single? Single lang. Ayun na ho sa truck. Naisa kayo na para i-deliver. Oo. Sa pagmamadali ni Matthew na mahabol ang isang bagay na importante sa kanyang puso, mahuhulog siya sa manhood. Okay ka naman. Bakit? Oh! Max, what are you doing? Baliw ka na ba? Ano yan? Tutulungan na nga kita. Hindi, ako na ako naman. Kaya ko to. Ano bang ginagawa ko, Lia? Sandali lang kasi. Lia, please! Anong ginagawa mo? Wala. Matsalikan niyo. Sabihin mo sa tatay ko na kung magpapadala siya ng bantay, huwag siya magpapadala ng bagwa. Hindi ko kailangan ng isang nagbubuntot na sa akin.
Alam ko kung ano ang kailangan kong gawin. Naiintindihan mo? Miss, ako na lang dikitan mo ng ganyan. Stay out of my business. Wow, wow, wow! English spoken dollars! Ma'am, ako na lang turuan mo ng ganyan. One-on-one tayo. Pansin ko na kayo pagkarirahan kayo sa van eh. Ah, wala. Hindi na importante yun. Hindi ba importante sa'yo yun? Nakita kong hinahabol nyo. Pinusundan ko sa mga tawang ko. Sir, ba't ba gustong-gusto niyo yan? Ito ang unang sila na gawa ko. Nagawa ko dahil kay Leah. Ibigay ko sa kanya to pagka nakawala na ako kay Clarice. Jasmine, nandiyan ba si Ma'am Lucille? Wala eh. Bakit? Anong kailangan mo? May pinabibigay kasi si Miss Clarice. O, akin na. Gusto niya kasi ako mismo yung mag-abot eh. Eh, sa wala nga eh. Iya. Yeah. Baldo, kita talaga tong kumpare mo. Pero mo, binibili-benta niya kahit mataas ang presyo, ah. May 150 ka pa, di ba? Ang problema, siya pa ang bumibili. At huwag kayo, kumita pa ang pinagbenta niya, di ba? Aray, kahit araw-araw dito ka, welcome na welcome ka. Oo, ikaw pa. Basta sa susunod, ako kukuha ng masterpiece mo, ah. Hindi, pare. Naintindihan ka namin. Ganyan talaga pag, unang pinagliga ka ng pagmamahal. Diba? Pero, seryoso talaga. Pag una, mahirap talaga makalimutan. Kumbaga, hindi mo talaga hihiwala yan eh. Lagi mong pang maaalala. Lahat kasi ng unang dapat maramdaman, nasa kanya eh. Tsaka, higit pa dyan, mamimiss mo yung saya pag kasama mo siya. May punto rin pala tayo. Pero tayong lahat, pare, matututunan rin natin mag-move on. Oh. Bye. 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 Peace. Kumusta ka na? Eto. Nananakit pa rin yung katawan. Pero kung nag-aalala ka sa akin, huwag ha. Okay lang talaga. Good. Hey, ikaw. Inanakit din ang katawan. Kakaproblema doon sa office dahil wala na si Mateo. Wala na? Anong ibig mong sabihin? Ibig ko sabihin, maglalaylo muna si Mateo dahil sa kasal. Actually, chance ko nga to prove myself, pero nahihirapan pa rin ako ng tatay ko. Nakita ko siya kanina eh. Si Mateo.
Weird niya kasi parang nanggaling siya sa wala. Pero... parang may nagbago sa kanya. Parang mas... mukhang tahimik. Mukhang masaya. Ganun yata yung epekto sa kanya ni Clarice eh. Walang merger ng kumpanya niya at ng Y Incorporated. Wala na yata makakapagpasaya pa dun at sa tatay ko. Kundi yung prospect na kumita ng milyon-milyon. Pero tayo, seryosong usapan. May galing ka sa paggawa ng muebles, ah. No? Oo. Tato talaga yan. Ayan ang pinakahinga nga namin. Diba sabi mo nga, ayaw mo ng trabaho mo kaya ka umalis. E gamitin mo na lang yung ipon mo pampundar doon sa bentahan, diba? Pwede yun doon. Oo. Pare, kayang-kaya mapunan. Tsaka, walang problema. Oh, may mga tao ka na. Diba? Tato, ha? Tsaga lang, pare. Kikita ka rin. Diba? Sige lang tayo. Okay lang. Oo nga. Why not?